Sup mga tolsa, I'm back again for another YouTube vlog. Sana nakikita nyo kanina, tapos ko lang maglaba. Silong ko na rin siya kasi tuyo na agad. Kasi dito sa Riyadh, iwanan mo lang sandali yung damit mo ng after 30 minutes, tuyo na agad. Kaya walang problema kahit late ka na umuwi at kailangan mo ng damit para sa trabaho bukas. Mga 30 minutes lang, tuyo na agad ang damit mo dito. Kasi nga sa sobrang init dito. Lalo ngayon na. No, degree na ngayon kasi sobrang init niya. Hindi siya alata eh, kasi hindi rin masyado ito papawisan dito. Kasi yung hangin din dito, sobrang init din. Imbis na lumabas na yung pawis mo, matutuyo agad. Yun na. Kaya ganun kainit talaga dito sa Riyadh. At sana ikita nyo naman, wala na tayo sa dagat. Attendin nyo natin dagat. Ngayon, dito ako sa rooftop ng inuupahan namin bahay. Kaya pa rin tayo ng vlog. At may natira kasi akong video about sa Kingstone 18 horsepower na makina na nagamit na namin ito at nagkaroon siya ng problema. So parang 1 year pa lang namin siya nagagamit at nasira agad. So papakita ko sa video kung paano namin siya ayusin at kung napagana ba namin siya. Pagpasensya nyo na kasi may tool na rin itong video na to, pero ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga naging problema niya kaya siya nasira agad at kung okay pa itong makinang ito o marirecommend ko pa sa inyo kung approved itong makinang to. Ang price niya ay nasa about yung binili namin siya nasa 15,000 pesos. Lumabas ito nung una pa sa Sumo ito lumabas eh. Sa amin lang, sa isla. Hindi ko lang alam sa iba. Kasi nag-Kingstone kami noon kasi nga mura siya at malakas siya. 18 horsepower. Wala pa kasing Sumo noon. So, enjoy the vlog. Ipapaliwanag ko siya kung bakit siya nasira at kung ano-ano yung mga ginawa namin para siya mabuo. At kung worth it ba talaga yung makinang to para sa ating mga mangingisda. Enjoy the video and ipapaliwanag ko after ng video na to kung ano yung mga problema niya. Dapat yan magsamba kayo paminsan-minsan. Kahit ikaw ni Alfred, magsamba kayo father. Magsamba paminsan-minsan. Bindisyon muna. Lahat naman. Pabinyag din dalawa. Tanya pala yun. Ano ba yun? Yay. Bawusin. Yay. Bawusin. Kalau
yung ano, lantern. Nakita nyo naman kung ano yung mga pinalikot namin. Nang una niya kasi sira, nagkaroon siya ng singaw dun sa bandang piston niya, dun sa mga barbula niya. Kaya siya nagkaroon ng singaw kasi ngayon, pinaka-tornilyo niya, nag-umpisa siya sa tambutso. Nag-lost thread na yung tambutso niya. So, tinanggal namin yung tambutso. Ang problema naman, nung na-lost thread na yung tambutso niya, hindi pinaayos namin yung pinakatornil ng tumbutso. Naayos na siya ulit, tapos nung pagkatagal-tagal naman, nagkaroon naman siya ng singaw dun sa bandang piston niya. Tapos nasira na yung mga tornilyo dun sa bandang barbula niya. Pinakatornilyo niya, di ba, piston, tapos yung mga barbula. Yung sinasalpak dun, yung apat. Yung dalawa dun, na lost thread siya. Dun na nag-umpisa yung sakit niya. At mahirap na siyang paanda rin. Kaya ginawa namin, ayos lang naman namin yung pinaka-thread niya sa shop. Tapos nung pinano namin sa shop, ang problema doon sa shop, nilagyan lang ng spring. Yung spring sa loob, nilagyan na yung spring sa loob yung sa pinaka-thread para siyempre pagpasok ng tornilyo, sisigip na. Sa linggo lang namin ginamit na sira. Hindi naganap uli kami ng ibang shop para maayos na talaga yung thread. Tapos yung nakita namin ng papa ko yung kung paano niya gawin na pag-ayos ng thread. May binibili lang pala yon na parang ano siya, thread. Pang ano talaga ng thread pag lost thread. Pinapaikot mo lang siya, parang thread din. Papaikutin mo siya. Tapos matalas siya, tapos siya nagwagawa ng thread para sa pamilya. Tapos yung nakita namin kung paano niya ayusin yung thread, ganun lang pala. So bumili na lang kami ng pang thread. Nakalimutan ko si yung tawag din eh. Ayun, bumili na lang kami, tapos naayos na namin yung mga thread niya. Kami na lang nag-ayos kasi ganun din eh. Tapos nung naayos na namin lahat, yung thread lang problema niya, okay na siya. Umaandar na siya ang problema. Umaanda siya, pero siguro mga 10 baltak bago mapaanda. Yung papa ko, pagod na pagod eh, nagpapalitan kami. So, hirap na hirap kaming dalawa eh. Kaya nung magkaroon kami ng pera, bumili na lang kami ng sumo ulit. Kasi talagang garanti sa atin sumo, lakas eh, tsaka matibay. Yung Kingston, hindi ko marerecommend sa inyo kasi malakas siya kung sa malakas. Ganda. Kaso pag lagi mo siyang tinutodo yung hirit, ayun, yun na siya nagkakaroon ng singaw sa piston. Kaya ano siya, madaling masira. Kaya hindi ko marerecommend sa inyo yung Kingston. Kung mabait kayo sa makina, yung hindi nyo ihihirit, siyempre kahit sino naman, pag bumalikan ng makina, di ba, gusto mong ihirit yan, ano sa top speed niya. Alam mo naman, minor lang hanggang pag-alis mo, di ba? Mahihinip ka rin. Pagdating kasi sa Kingston, pag lagi mo siyang inihirit, doon na lumalabas yung sakit niya eh. Ibig sabihin lang na hindi talaga siya
pang matagalang gamit, panandalian lang. Kaso mo talaga, ibang klase talaga. Talagang kahit itodo mo hirit pa uwi, papunta at pa uwi, itodo mo hirit, walang problema, ganun at ganun pa rin siya. Pero may nag-comment sa akin naman sa Sumo daw na nag-dolo street yung kanilang mga tornilyo. Hindi ko pa kasi naranasan yun. Kaya hindi ko pa masabi kung anong gagawin dyan. Siguro patulad din ng Kingston, iyano din, papaayos lang din ang trend. Pero sa tatlong Sumo rato namin na nagagamit namin, wala naman kami naging problema. Kaya marirecommend ko pa rin yung Sumo kasi mura na siya, matibay pa. Sa Kingston, sorry Kingston Philippines ha. Nakaisang makina pa lang kami sa inyo pero wala eh. Madilis pa siya. Pero malakas siya sa malakas. Kaso lang, mabilis nga lang siya kasi. So, nasa inyo na kung bibili kayo ng Kingston 18 horsepower. Mura lang naman siya. Siguro nasa gumagamit na lang din. Eh kami kasi mahilig kami sa ano eh. Sa todo hirit. So mga tos, hanggang dito na lamang at bukas may pasok na kami. Kasi 5 days kaming bakasyon kasi Eid ngayon dito sa Riyadh. May 5 days kaming bakasyon. Tsaka pasok ko pa lang may 5 days ng bakasyon na. Tsaka bayad yung 5 days na yun. At tomorrow simulan naman tayo sa pagtatrabaho. Wala eh, kailangan eh. Nag-enjoy na ako dahil sa Pinas. Ang problema lang, syempre. Nandito yung misis natin, pamilya natin. At magkaka-baby na rin kasi ako. Kaya kailangan kong magpanat. At maganda rin kasi dito, kasama ko sila dito sa trabaho ko. Magkaiba kami ng company. Pero at least magkasama kami sa isang lugar at sa isang bahay. Para makapagtulungan kami at malalayan ko rin siya kasi buntis siya ngayon. So, congrats to me. Magiging tatay na ako. So, sige tals, mga tals, papasok na ako sa loob. Ang init dito sa labas eh. So, sobrang init. So, tingnan nyo muna sa labas bago tayo mag-fish out. Yan, yan ang Riyadh. Nasa rooftop yung kwarto namin. Yan ang itsura ng Riyadh paggabi. So mga tals, hanggang dito na lang at sana nagustuhan nyo itong video ko about sa Kingston kahit pasada na lang kasi nga natira na lang natin itong video nung nadumpa tayo sa isla. So God bless at keep safe lalo na sa nababalitaan ko ngayon. May bagong variant na naman sa Pilipinas. Sana matapos na ito at bumalik na sa normal. So keep safe and God bless. Peace out.